katotohanan at maglahat ng pawang katotohanan. Yaon na nga ang ibinaba ng Ama, Espiritu Santo, taglay ang Ama at Anak sa mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Parang tulog po kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Salamat. Purihin, purihin, purihin. Halika nga dito, anak. Ikaw. Anong dapat mong gawin ngayon? Ha? Ay, huwag mo sabihin yan. Baka di ka makatupad. Magpakatotoo ka na lang. Asan ang asawa mo? Alam ko wala. Kaya nga nung ibig sabihin, ang asawa mong nagpakasakit, ngayong nakamit mo ng pagpapakasakit niya, ikaw naman magpakasakit. Buhay ba ang Ama? Sulong. At siya ng pawang katotohanan, mga mahal. Pababayan ka ng Ama sa mga gawain mo. Subalit, pag dumatal yung takda, na kailangan mo na siyang hanapin upang ika'y magising, may gagawin siya sa'yo para ika'y tapikin. Buhay ba ang Ama? At ang totoong sa kanya'y tumanggap, sakit, dus at hirap ang nakamit pagda kay gala. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, anumang kaparaanan sa inyong mga karamdaman ay pagkakalob ng Ama, makamtan nyo lamang ang kagalingan. Kung siya'y nakilala nyo at kikilalanin pang ganap. Kung mabubuhay kayo at bubuhayin pa niyang ganap. Kung kayo'y tapat niyang mga anak. Sapagkat ang Ama ang nagpapahaba ng buhay at kaya niyang paiksiin ang buhay na sa'yo'y pahirap. Kaya kung kailangan mong humaba ang buhay, gumawa ka ng pampahaba ng buhay. Hindi ka iinom ng kung anong pahaba-habang buhay, kundi ang hahanapin mo ang magbibigay ng pagpapahaba ng buhay mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat gaano man kaliksi, katatag, kalakas at kalusog ang tao, niya. Buhay ba ang Ama? Sino ang naglilinis ng duming isip? Sino ang maglilinis ng maruming puso? Hindi ang tubig na natural na panligo. Hari banal na Espiritu. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang nagmimithini yun, nagmamalasakit sa salita ng Ama.
pata. Kaya't mga buhay kayo, sa kalooban ng Ama, kayo'y matuto. Nektaramenayahana. Buhay ba ang Ama? Ay, Panginoon ko at Diyos ko. Kay sarap mabuhay. Kung nanamnamin lamang, di po ba? Eh, yung pinakit dito eh, gusto nang mamatay niyan eh, ngayon eh, buhay, gusto mo nang mabuhay yan oh. Naano ka pa pinlagyo kaya di nga? Naano ka pa lagyo, Marlon? Naano ka lagyo? Kenny, naano ka lagyo? Hindi nakabalo lagyo apo, Conching. Conching, kilala na ka. Balo na ka lagyo. Naano ka lagyo? Diyan! Keti mo kin sulipin lagyo mong diyan. Keta king babo, wala kang lagyong diyan. Kaladwa kayungan ka rin. Ani? Anya ay nakakakilala nga po, Conching. Conching, kilala na ka diyan. Keta na ka. Loklo ka. Buhay bang Ama? Mamahal, sumainyong kapayapaan. Ama ko, paano mawawawaan ang mga anak mo ang gayong pangungusap na diretsyo ang totoo at tuwirang pabatid ay totoo sa mundong ito? Makakaunawa lamang at ganap na tatanggap ang tuwirang sa'yo'y nakakilala at nakatanggap ng ganap. Kalooban nila'y napagharian mo at napangunahan ang isipan, kaya't kahabagan mo sila, sila iyong bahaginan. Nekaramenayahanan. Kay buti ng Espiritu, dinudulog kayong lahat, mga mahal ko. Naway nagsitanggap nga kayong lahat. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? At subukan naman po ninyo, makipagtotoo lang tayo. Sa pakikipagtotoo natin, sigurado may dadaanan tayo at pagdaraanan. Ngunit at pasubali, hindi naman natin ikamamatay kung hindi tayo titiwala sa pananalig at pananampalataya. Inuusad niya po tayo nang may maliksing mga paa kahit may kirot ang tuhod mo. Namamagapa siya. Naiuusad kang anak niya kahit masakit ang bulsa mo. Walang laman pala. Nauusad ka sa bawat araw na busugang tiyan mo kahit wala ka palang pera. Sapagkat hindi mo namamalayan, may nagdadala sa'yo ng ulam, may nagdadala sa'yo ng bigas, sapagkat isinuko mo ang iyong dapat ay nasa iyo iyan. Kaya nakita ng Ama mo yan. Aba, pahihirapan ka ba sa maghapong gutom kang maglilingkod? Palalabasin ka ba sa kapwa mong gunit-gunit-punit-punit ang iyong suot? E de nakita ang iyong kaloob-loob ang katawan. At kahahabagan kang hindi naman bibigyan. Subalit ang Ama mong maawain sa lahat. Lahat sa iyong kailangan, isusugo niyang mainam. Buhay ba ang Ama? At siyaan ang patotoo ng Diyos mo'y buhay sa iyo. Ang imposibleng maganap sa buhay mo'y nagaganap. Sapagkat hindi mapaniwala ng kapwa mong hindi nakababatid nakakaunawang ganap. Subalit ang kapwa mo, kapwa kayo nagkakaunawan at nakakaintindi kayong kapwa parehas, ay siguradong masaya kayo kapwa. Kaya ano man ang hamak, paghamak at ginawang paghamak ng iyong kapwa, ng inyong kapwa, nandun pa rin ang ngiti sa labi. Totoo, hindi kilit. Ngiti mula sa puso, hindi sa pilitan sa nguso. Buhay ba ang Ama?
Buhay ba ang ama? Kaya, yun ang tinatawag na nababatan niya dahil sa akin. Napagtisan niya dahil ako'y sumakanya. Natanggap niya dahil kilaob, sabi ng bulol. Dahil ako ang nagkaloob, wika ng ama. Nasumpungan niya ako sa paghanap at ako naman ay tumanggap. Tuwiran ko siyang pinagalap. Buhay ba ang ama? May kulang ba, mga mahal ko? Nanong lagyo mo? Catalina! Catalina! Tasmune mo yung gamat mo. Talakad kang masalese. Kenny, lumakad kang masanting. Sulong, may bali ka kayong luklukan mo. Tas may gamat mo pa si Bayo. Sinong gumawa noon? Si Kunching para magyabang sa inyo? Paano kung pagtayo ay nadapa? At paano kung pagtindig niya ay tumumba? Di ba siya'y pagtatawanan ng madla? Kaya walang mangungusap ng gayon sa inyong harapan at tutupad ng gayon bilang nilalang. Ang may mata ay nagliwanag. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Itutuloy po ba natin? Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian, lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak. At mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa magtatagal. Kung nagbabagong buhay ka, subalit ang dating si ikaw ay di mo binabago, makapananahan ba sa'yo? Hindi bagat mawawasak lang ang mabuting ginagawa mo ng masamang nasa iyong aabutan sa puso mo? Kaya kailangan mong ganap mong pakawalan upang ganap na manahan ang sayong mabuting sinimulan. Sapagkat kailanman hindi mananahan ang mabuti kung ang papasukin ay kasamaan. Ang taglay, saan ba nagmumula ang puso? Hindi ba sa katawan? Saan ba nagmumula ang damdamin? Hindi ba sa puso? Saan ba nagmumula ang isip? Hindi ba sa tuktok ng bombonan? Saan ba nagmula ang utak? Hindi ba sa katawang taglay? Kung magkagayon, paano mananaigang mabuti kung masama ang aabutan? Kaya't mawawarak lamang ang pagnanasa ng kabutihan, hindi mananaig ang kabanalan. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam! Nekkarameneyahanam! Mga mahal, upang manahan ang kabutihan, isukong ganap ang laman ng kalooban. Ang nilalaman ng kaisipan na di mainam, itakwil niyang tuwiran. Wow! Pusit! Pusit, pusit, lumalangoy sa dagat, mayroong galamay na umaalikat. Pusit, pusit, ganyan din ang nilalang, patuloy na kalikat, kalikat sa palad, nang mayroong makakamtan, ama na may tinataligtan. Layo ng amang mahal, sa kanya ka mangunyapit, ibibigay ang marapat,
naganap, ang sa'yo ay dapat na tuwirang matanggap.